Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Dr. Al mula po sa Division of Radiation Oncology ng UPPGH. Andito po ako ngayon para talakayin po natin ang radiation therapy para sa utak. Pero unang-una po sa lahat, sasagutin ko muna ang tanong na alam ko po ay iniisip nyo ngayon. At yun ay, kung ano nga ba ang radiation therapy? Ang radiation therapy o RT ay gumagamit ng mataas na enerhiya na X-ray upang masira ang mga cancer cells at maaaring makatulong sa pagliit ng bukol na nasa katawan. Pero ano nga ba ang tawag sa doktor na gumagamit ng ganitong klaseng treatment? Radiation oncologist po ang tawag sa aming mga doktor na gumagamit po ng radiation upang sugpuin ang cancer. Hindi lang po kami nag-iisa kasi kasama po namin ang ibang doktor sa laban natin kontra cancer. Kagaya po ng medical oncologist at pediatric oncologist sa pagbigay ng gamot na chemotherapy at mga surgeon o surgical oncologist sa pagtanggal ng bukol sa pamamagitan ng pag-oopera. Kaya sa paggamot ng cancer, ang radiation ay isa lang po sa kadalasang pwedeng gamitin na paraan para masugpo ang cancer. Nakadepende din po sa kaso ng bawat pasyente ang tawag sa paggamit at pagbigay ng radiation. Ito po ay naaayon sa sequence ng pag-opera at ang layunin ng ating gamutan. Para sa mga pasyente na hindi na-ooperahan o kung ang bukol ay mahirap na po tanggalin sa paraan po ng pag-opera, ang tawag natin dito ay definitive. Pag ang radiation ay binibigay pagkatapos po ng opera, ang tawag dito ay adjuvant. At para naman po sa bago pa operahan, neoadjuvant po ang tawag dito. Sa mga pasyente naman na may sintomas, kagaya po ng pananakit ng ulo, pagsusuka, pagdurugo, dulot po sa paglaki ng bukol sa utak, tinatawag naman po natin ito na palliative. Ito po ay kadalasan na ginagamit namin na term sa pagbigay ng radiation sa bukol na kumalat po sa utak galing sa ibang parte ng katawan. Para po maibigay ang pinakamabisang paraan ng gamutan o pinakamagandang kombinasyon ng pag-opera, pagbigay ng chemotherapy at paggamit ng radiation, pinag-uusapan ng mga iba't ibang spesyalista sa isang meeting na kung tawagin natin ay Multidisciplinary Team Conference para po sa bawat kaso ng pasyente. Kapag napag-desisyon na kailangan nyo po ng radiation therapy, ito po ang magiging proseso ng gamutan natin sa radiation. Unang-una ay ang konsultasyon. Pangalawa ay ang CT simulation at planning. Pangatlo ay ang daily radiation therapy. At ang pang-apat ay ang pagfa-follow up. Lalo't lalo na habang nagre-radiation po tayo para masubaybayan po sila kung may mga mararamdaman na mga side effects. Sa ating unang hakbang, ito po ay ang konsultasyon sa clinic. Dito po namin ibinabahagi ang mga sumusunod. Una ay ang purpose o layunin po ng gamutan natin sa radiation therapy. Kung ito po ay curative o palliative, importante po na malaman po nila ang dahilan kung bakit po kayo magra-radiation. Pangalawa ay kung paano po natin ibibigay ang radiation treatment. Pangatlo, kailangan din po na kompleto ang mga resulta o papeles ng mga laboratory o diagnostics kagaya po ng biopsy, imaging studies tulad po ng CT scan o MRI, mga laboratory tests kagaya ng CSF analysis at iba pa. Pang-apat ay mabigyan po namin kayo ng schedule sa CT simulation.
Ang CT simulation ay isang procedure na kung saan kayo ay isasalang sa isang CT scan machine. Ang una po namin na gagawin ay maglalagay po kami ng maskara, kagaya po ng nakikita niyo po sa litrato na ito. Importante din po na maging komportable po sila sa magiging posisyon niyo po sa procedure na ito, kasi ito po ay siyang magiging posisyon niyo sa pang-araw-araw natin na radiation treatment. Ang layunin po natin dito ay matamaan po natin ang bukol as accurately as possible. Minsan naman po, kailangan natin ang tulong ng mga anesthesiologist, lalo na po sa mga bata na kailangan patulugin muna gamit ng anesthesia bago magsimula ang CT simulation. Dito po sa procedure na ito, wala naman po tayong mararamdaman na sakit. Lahat po na mga imahe na makukuha po natin dito ay dediretso po sa aming mga computer kung saan po kami ay mag-planning. Pagkatapos ng CT simulation, gagawan na ng plano kung paano ibibigay ang radiation. Yung mga imahe po na nakukuha natin sa CT simulation ay kinokontour or dinodrawing po namin sa computer, kung saan ay sinisigurado po namin mga radiation oncologists kasama ang aming mga medical physicists na ang bukol ay makakatanggap ng sapat na radiation, habang iniiwasan ang mga normal na ibang parte ng katawan. Ang buong hakbang na ito ay tumatagal ng humigit-kumulang na 7 working days at hindi kailangan ng pasyente na pumunta sa hospital sa proseso na ito. Kapag wala ng problema at aprobado na ang plano ng radiation treatment, saka na po namin kayo sinasabihan na pwede na magsimula ang ating radiation therapy. Dito na po tayo nagsisimula sa pagbigay ng radiation treatment para gamutin ang cancer. Magaganap ito mula Lunes hanggang Biyernes at nagtatagal lamang po ito ng 20 minutes per session. Hihiga po ang pasyente sa ilalim ng makina na kung tinatawag namin ay linear accelerator. Suot po ang maskara na ginamit po natin nung CT simulation. Hindi po mararamdaman o makikita ng pasyente ang radiation. Kada linggo, habang nagre-radiation po tayo, tinitingnan ng radiation oncologist ang pasyente para ma-monitor po natin hindi lamang ang cancer, kundi pati na rin ang mga posibleng side effects na pwedeng mararamdaman ng pasyente. Dahil ang radiation therapy po ay isang localized treatment, ang side effects ay nakadepende sa kung ano ang malapit sa bukol o parte ng katawan na tinatamaan. Kaya kapag sumasakit ang iyong tiyan, habang nagre-radiation po tayo sa utak, malamang iba po ang dahilan nito. Pwede po tayong magkaroon ng pagkalagas ng buhok, pagkapagod, pagkahilo, pamumula, pangingitim o panunuyo ng balat, pagsusuka at iba pa. Pag may mga mararamdaman na mga side effects, agad magpakonsulta sa inyong radiation oncologist upang ito ay magamot at maagapan. Ilang mga importante na paalala. Hindi po nakakahawa ang radiation, kaya pwede po tayong lumapit sa inyong mga mahal sa buhay. Wala din pong bawal na kainin at lalong hindi po bawal na maligo. Maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay may natutunan naman po kayo sa araw na ito.